Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Welcome po ngayon, araw na to. At tayo papasok sa work. Ayun na po ang ating clinic. At syempre, umaga-umaga ngayon. Time check is 7:15 in the morning. 8:30 pa naman yung first patient. Pero nauna, umaga pa po ako pumupunta. Bumubukas ng clinic. Ayan po. At malinis naman po yung clinic kasi ano naman tayo. Ready na po tayo sa work. Kagabi po ay nalinis na po natin. Ito po ay pinupull out lang natin yung paper cover. Pull out lang natin yan ganun. O diba? Medyo ayusin lang natin ito. Para medyo straight naman siya. Yan. Lalagay na natin ito dito. At straighten. Ayan. At kagabi ay naglinis na po tayo para ready na po tayo for today's work. And ano pa naman, maagang-maaga pa naman. Kaya meron po tayong time para magtimpla ng ating apple cider vinegar with the mother. Dito na ako umiinom niyan. Pero hindi ko napapakita kasi before tayo mag-ano, meron pa ako mga check-in. Mga check pa tayong mga kailangan gawin. So, mamaya na po ako iinom ng apple cider pagkatapos ko mag-vlog. Ito naman po ay malinis na rin. Set na po yan. Iinom po tayo. Pinapaon lang natin ito. Diba? Ready na. Malinis na rin dito sa kabila. Ayan, mga masters. So, dito po. Amo. Here I am. So, ayun. Ito po yung sitwasyon namin dito sa umaga. Pag bubukas po ako ng clinic namin. Ayun, meron tayong standby na mga candies dito. At ito na po yung gustong-gusto ng mga pasyente namin. Ano, may mga candies yan. Kasi may mga pasyente tayo na minsan ganito, na dinalagay nila sa busa nila. Grabe talaga yung mga pasyente namin. So sa mga gusto po dyan ng mga procedures, ito po yung acupuncture. Ito po yung acupuncture. Ano ba yung acupuncture? It's in Latin. It's acus means needle. And the English word acupuncture was coined way back in the 17th century to describe a technique the Chinese had already been using from 2,000 years ago. An acupuncturist may insert many extremely fine needles at a time. In China, even major surgery is often carried out using only acupuncture to kill the pain. Alam niyo po, ay meron po si Daddy noon nung pag-school pa siya. Nag-major heart surgery po sila. Acupuncture lang po ang ginamit para sa... Walang anesthesia po. Acupuncture lang ginamit sa kanila. Right? Acupuncture is based on ancient theories of bodily energy that few Western doctors have ever accepted. But even though attempts to explain its effects by Western science have been unsuccessful. Hindi po nila talaga ma-prove kung ano yung point ng acupuncture ng Western medicine. Traditional acupuncture involves needle insertion, moxibustion, and cupping therapy, and may be accompanied by other procedures such as feeling of pulse and other parts of the body and examining the tongue. Involves the belief that the force, the life force or chi, circulates within the body in lines called meridians. Ito pong meridians, nalan yung mga meridians na yan ito. Going back naman dito sa ating mga, ito yung mga meridians. As you can see, mga meridians po yan. So may mga kulay-kulay po yan, dinadaanan po yan ng ating mga meridians. So, halimbawa, itong pula na to, sa pula pa lang, ay iba't-ibang kasing pula yan. May straight, may crooked, may ano pala, may straight, may dotted. Ayan, di ba? Meron din, ano, malaki yung gap. Di ba? Ang linya.
So may mga ano yan, halimbawa ito, dito nyo. So yung straight is stomach, yung bladder is ang medyo malaki yung gap, maliit yung gap, yung malaking, yung maraming gap, yung gallbladder, yan. So yan yung mga meridians. So pag meron kayong problema sa mga ganyan, sa mga organs na yan, yan yung mga points. Ito pinaka-common na point ng ST37. Isa sa mga common points po yan. Ginagamit sa tuhod yan. Ito yung tuhod. ST36 pala, 37 yan ang common na ginagamit sa mga digestion problems. Stomach 36, stomach 37. Maraming points po yan. Dito din po, ito yung pinakamaraming common points po yan. And ito, minamassage din po yan ng CO4 at ng CO3. Yan mga ganyang area na yan. So, ano po yan? Large intestines po yan na area. Ito po, ayun o, straight na dark blue. So, pag meron tayong mga sakit sa tiyan, di ba? Sino ba sa inyo dyan yung minamasahe agad yung dito, sa kamay? Pag ito po, yan, dito yan. Pag meron problema sa tiyan, pag sumasakit yung tiyan, di ba? Kasi large intestines po yan. And then, meron din tayo sa ears. Sa ears po ay maraming points sa ears natin, mga organs. Na kahit sa tenga po ay pwede ka na maglagay ng needle or pwede ka maglagay ng pellets. Para po ay makontrol at ma-treat ang health problems. So maraming points po yan. Ayun o. Mga Chinese po yan, pero ito yung mga itsura ng mga points. So mga tuhod. Tita niyo yung mga tuhod na yan. So kahit may sakit ka sa tuhod, dyan yung nilalagay. Yung mga needles. So to make it clearer, natin isang picture din dito. Ayun o. O diba tuhod? Ayan. Ayun, mga joints. So, kahit na hindi ka maglagay ng needles directly po sa tuhod. Halimbawa, sakit yung tuhod. Pwede kang lagyan ng needle dyan. Halimbawa, may sakit ka sa liig. Hanap ka ng point dyan. Dito, pwede kang lagyan dyan ng needle dito. Somewhere around there. Or sa mata. Sa mata, pwede ka lang itreat dyan sa mata dito. Ayan. So ang itsura po ng ating ear, reflection po 'yan ng fetus. Parang ganyan po 'yan. So diyan po sila nagkumuha ng basis, inverted fetus fallon ear. Ayan. So and then meron din silang mga meridians. Ito po yung mga meridians nila. Right, mga masters, grabe no, ang ano ng acupuncture, ang oriental medicine. So tandaan po natin na meron tayo mga spinal nerves na mga kaproblema. So ating spine po, ito po yung ating spinal nerves. Ito po yung pinaka-importante. Ang ating spine po, spinal cord, ay dapat po relax po yan at straight. Magkakaroon po tayo ng mga problem sa ating spine pag hindi po tayo pag meron tayong pinapractice ng mga bad postures or kung minsan po dahil po sa pain, dahil sa injury or sa bad positioning ay nagkakaroon po tayo ng habits. Habit forming po yan. Halimbawa po ay dahil masakit yung binti mo dito ay mapipilitan ka pong tumayo na sa left side. Gamitin mo yung left mo kasi ayaw mong ma-hurt or masakit yung inyong right side. So nagkakaroon tayo ng nag-develop tayo ng posture kung saan na dito natin nilalagay yung ating weight. Kasi ayaw nating masakit ito. Masakit ito kasi mayroong problema. Halimbawa, naipit. Or halimbawa po ay nagising ka lang ng masakit. Eh, sa buong araw po ay dito ka maglalagay ng iyong weight sa kabilang side. So, pag dito ka tumatayo, yung weight mo, yung dito naman po, yung muscles po dito ay titigas yan. Titigas yan. Pag tumigas yung muscle dito, syempre yung spine natin ay mapupunta yan dito sa kabila. Pupunta yan dito. Kasi hinahatake ng muscles yun eh. Hatake ng muscles. So kung saan matigas yan, halimbawa matigas to, eh mapipinch po. Kumbaga maiipit yung mga nerves kasi po matigas yung muscles. Pag naipit po yung nerves, halimbawa ito yung sacral 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, mga ganyan yan. Sacral, ito po ay ang C. Ang C po ay cervical. Cervical 1 to cervical 8. And then ang meron tayong thoracic 1. Ayan ang ating mga ano, hanggang thoracic, ano yan, hanggang thoracic 12 po yan. Ayan, 12. Hanggang, meron tayong lumbar 1 to lumbar 5. Hanggang dito po yung lumbar 5 o.
Hanggang dito po yung number 5. Ito pala number 5. Ayun, number 5. And then sacral, sacral 1 to sacral 5. Diba? And then ang coccyx natin, yung ating tailbone. Ayun. So, pag once na pinch po yan, may mga connection po yan sa ating spinal nerves. Once na pinch po yan, ito yung mga problems na pwedeng mangyari po sa atin. Halimbawa, ang cervical 1, na pinch po dito. Meron tayong headaches, insomnia, high blood pressure, migraines, chronic fatigue, dizziness, nervousness, head colds, amnesia, and nervous breakdown. Imagine, dito lang yan, dito pa lang yan. Cervical 2, sinusitis, earaches, pain around the eyes, vision problems, hearing problems, allergies. Yun, marami yan mga masters. Hindi ko na isa-isahin po yan. At pwede nyo po itong i-check ang lahat na ito sa aming website. At syempre, ang ating website po ay ito po, www.orientalacupuncturepaso.com. Ayun mga masters. Sige. At hanggang dito lang po tayo. At late na po tayo. At exit na po tayo ng 12 minutes. God is great! Yahoo!